isang Pinoy ang inimbestigahan ngayon kaugnay sa kaso ng bank robbery sa Riyadh na naganap dito lang 5 ng Pebrero. Ayon sa tagapagsalita ng Riyadh Region Police na si Major Khalid Alcridis na nalathala sa SPA or Saudi Press Agency. Nasa 25,500 Saudi Riyals o katumbas na 326,400 pesos ang nakuha umano ni Kabayan mula sa bangko. Tinakot umano niya ang isa sa mga staff ng bangko na saktan ang isang customer gamit ang isang peking baril kung hindi nito ibigay sa kanya ang pera. Kinumpirma sa TFC News ni Consul Romel Romato at ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, Saudi Arabia na ang sospek ay isang Pilipino na nakakulong na ngayon matapos maaresto ng Saudi Police. Meron pong Filipino national na sospek sa nabalitang bank robbery po. Ang embassy po ay nakikipag-ugnayan sa mga ating mga contacts including the public prosecution office at saka sa police station. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga kaanak ng sospek sa Pilipinas. Alinsunod sa napagkasunduan ng embahada at Saudi prosecutors at para na rin sa right to privacy at proteksyon ng isang sospek habang nililitis pa ang kaso, mananatiling anonymous ang pagkakilanlan ni Kabayan pati na rin ang kanyang pamilya. May panawagan din ang embahada sa ilang mga netizens. Nakikiusap sa ating mga kababayan na huwag po tayong gumawa ng mga kwento na wala naman pong basihan. Ang kailangan po natin ngayon ay makatulong sa sitwasyon ng ating kababayan. Baka nga maging problema pa po yun at hindi makatulong sa paglutas or yung pag-resolve ng kaso. Nilinaw din ng embahada na sa kabila ng pagbibigay ng tulong sa mga kababayang nadawit sa isang kaso, nasa korte pa rin ang pinal na desisyon. Hindi po ibig sabihin na maaabsuelto na ng korte ang ating kababayan dahil tumutulong ang embassy. The court will decide based on the merits of the case. Dahil dito, muling nagpaalala ang embahada sa lahat ng mga kababayan sa buong kaharian. Maging maingat po at siguro maging mapagmatsyag. Ang responsibilidad po natin ay alamin at sundin ang mga batas at yung aritutunin sa bansang ito po. Nang sa ganun ay makaiwas tayo sa mga problema ganito. Let us help the embassy po to spread the correct at saka yung mga accurate na information po. Wala pa pong desisyon ang court. Nasa process po pa rin ngayon ng trial. Nakahanda man ang Embahada ng Pilipinas para magbigay ng tulong o legal assistance sa mga Pilipinong nangangailangan. Sa pamamagitan ng Assistance to Nationals Office ay dapat pa rin pakatandaan na may sariling batas ang bansa na inyong kinaroroonan. Lindon Abali, TFC News, Riyadh, Saudi Arabia.